sa marami sa ating mga Filipinos ay hindi talaga naiintindihan pa ang value ng life insurance. Kaya bago ka bumili ng life insurance, pakinggan mo muna itong 10 tips ko para yung pera mo ay hindi masayang. Okay? Hello mga frugalista! Welcome to my YouTube channel. I'm Archie and I'm your handsome financial advisor. Sa pagkakataong ito, gusto ko sa inyo mag-share ng 10 tips bago ka bumili ng life insurance. Ang life insurance ay isa sa portfolio na dapat meron ka, no, kung gusto mo magplano ng pangpinansyal. Sa marami sa ating mga Filipinos ay hindi talaga naiintindihan pa ang value ng life insurance. Kaya, bago ka bumili ng life insurance, pakinggan mo muna itong 10 tips ko para yung pera mo ay hindi masayang. Okay? So mga frugalista, handa na ba kayo? Simulan na natin! Number 1, mga frugalista. Bago ka kumuha ng life insurance, dapat maintindihan mo yung dahilan kung bakit ka kukuha ng life insurance. Kasi maraming dahilan kung bakit ka kukuha ng life insurance. Una, income protection. Okay? So halimbawa, ikaw ay isang breadwinner. Tapos meron kang 5 anak. At kung sakali man na kumikita halimbawa ng 50,000 per month, paano kung may nangyari sa'yo? Death happens. Saan sila ngayon kukuha ng income na binibigay mo? So yun ang isang dahilan kung bakit ka kumukuha ng life insurance. Income protection. Maari naman may utang ka, di ba? Kumuha ka ng property, kumuha ka ng kotse. So, kailangan mo rin ng life insurance kasi if something happens to you, death happens, sino ngayon magbabayad ng utang? So, yan ang mga dahilan. So, maraming dahilan kung bakit ka kukuha ng life insurance. Paano kung magkasakit ka, di ba? Tapos, na-hospital ka, at sino ngayon yung magbabayad ng hospitalization bills mo? Kung meron kang life insurance, covered ka na, no? So, marami tayong mga dahilan kung bakit tayo kukuha ng life insurance. Ikaw ba, frugalista, kung kukuha ka ng life insurance, alam mo ba kung bakit ka kukuha? So, maganda, alamin mo muna yung dahilan kung bakit ka kukuha ng life insurance. Okay? Number 2, mga frugalista. So, dapat malaman mo yung accurate na coverage na kailangan mo, no, or sum assured. Kasi, dapat maintindihan mo na yung pagkuha ng life insurance, meron niyang kalakip na benefits. So, hindi siya yung hula-hula na lang kung anong benefits yung pwedeng ibigay sa'yo ng isang financial advisor. So, I'll give you an example. Halimbawa, kumikita yung isang breadwinner ng 50,000 pesos per month. So, sa isang taon, kumikita siya ng 600,000. Yung 600,000 na yun, yun yung binibigay niya sa pamilya niya para makakain, makabayad ng mga bills, pag-aaral sa mga anak, at kung ano-ano pa. Ngayon, para malaman mo kung accurate ba yung life insurance coverage mo, ideally, meron kang at least na 10 years, no? 10 years na life insurance coverage ng iyong annual income. So, sa halimbawa ko, kumikita ka ng 600,000, so, at least, meron ka sanang 6 million pesos na life insurance coverage para for the next 10 years, if something happens to you, yung pamilya mo ay merong matatanggap na 600,000 every year. At as if na tumatanggap sila ng 50,000 pesos per month kahit wala ka. Kasi maaring mawala ka talaga, hindi natin masasabi kung kailan pwede mangyari yan. Pero ang income mo, pwede pa rin magpatuloy para ma-provide ang iyong pamilya. Okay? So dapat makuha mo ng tama kung ano yung accurate na life insurance coverage mo. Kasi marami ako nakakausap na meron na raw silang life insurance coverage. Tapos tatanungin ko, magkano ba yung coverage na meron ka? Meron akong 100,000 na life insurance coverage. Tapos nung tinanong ko, magkano ba yung gastos mo sa pamilya mo every month? Sabi niya, 50,000. So ngayon, kung may mangyari sa kanya, death happens, ang makukuha ng family niya ay 100,000 pesos lang. So, ilang buwan lang nila magagamit yung 100,000 maintaining yung kanilang lifestyle.
So, dalawang buwan lang, wow, mga frugalista. So, hindi accurate yung kanyang life insurance coverage. So, number two, dapat alam mo kung ano yung tamang life insurance coverage na dapat meron ka. Okay? Number three, mga frugalista, choose a trustworthy life insurance company. So, marami talagang mga life insurance company na katiwa-tiwala naman sa atin sa Pilipinas. So, pipili ka lang talaga kung ano yung mga company na stable, matagal na, tapos talaga nagpo-provide ng mga claims. Ano? So, marami dyan. Pipili ka lang talaga kung ano yung mga magandang companies na mag-fit sa'yo. No? So, huwag kang pupunta doon sa mga companies na parang fly-by-night. Diba? So, even wala rin sa insurance commission. So, delikado po yun, mga frugalista. Dapat wise ka. No? Choose a trustworthy life insurance company. Okay? Number four, mga frugalista, avoid adding riders kung hindi mo talaga naiintindihan. Ano? So, marami kasing mga riders ang mga life insurance plan. So, ano ba yung riders? Ang riders, ito yung mga dagdag na benefits na pwede mong makuha sa iyong life insurance plan. So, maaari, may dagdag yan na accident insurance, pwede rin na disability income, pwede rin daily hospitalization, meron ding critical illness, meron ding waiver of payment. Halimbawa, na-aksidente yung isang insured, hindi niya na mabayaran yung kanyang insurance policy, pwedeng ma-waive yung payment niya. Maraming mga riders na pwedeng mailagay sa isang insurance plan. Ngayon, as a person na gusto magpa-insure, dapat alam mo kung ano yung riders na gusto mong ilagay. No? Dapat maintindihan mo yon. Hindi ka lang lagay ng riders. Dapat depende yan sa iyong goal, di ba? So, halimbawa, gusto mo, kasi lagi akong nasa labas, di ba? Field work, di ba? So, lagi kang exposed sa kalsada. So, maganda, kumuha ka ng dagdag na benefit na accident insurance. So, yun yung mga dapat mong malaman. Eh, lagi ka lang naman nasa opisina, di ba? So, kailangan mo pa padalaga ng accident insurance na rider. Kaya, kailangan mo pa ng daily hospitalization. Eh, maaari, meron ka na rin namang HMO, di ba? So, you have to consider that na bago ka maglagay ng mga riders, eh, alamin mo kung talaga bang tugma sa'yo yun, ano? So, yan ang aking isang matitip. That's number four, mga frugalista. Number five, so, every time na makikipag-usap ka sa isang financial advisor at mag-fill out ka ng mga forms, mag-provide ka ng correct information para ma-assess ka ng tama ng isang financial advisor. Kasi maaari, yung age mo, nagkamali ka nung paglagay ng birthday. So, malaking impact yon kasi iba yung magiging rating sa'yo ng insurance company pag nagkamali ka ng binigay na information sa iyong birthday, lalo na yung birth year. No? Tapos kung ano yung work mo, so dapat ma-assess talaga ng isang financial advisor ang iyong work. Diba? So dapat tama yung ilalagay mo na information, pati yung mga beneficiaries mo, tama rin yung birthday na ilalagay mo. So that's very important na dapat correct yung information na ibibigay mo para tama rin yung maibibigay sa'yo na proposal ng isang financial advisor at ng life insurance company. Okay? So, that's number five. Number six, mga frugalista. Okay? Know the exclusions. Ask the right questions. Kasi mga frugalista, meron mga benefits ang mga life insurance plans na dapat alam mo kung ano yung mga hindi kasama. Diba? Kasi baka magulat ka na lang pag magki-claim ka, hindi pala kasama, 'di ba? Eh naka-state pala doon sa policy na ito lang yung kino-cover. So maraming mga instances na dapat aware ka. So I'll give you an example. Merong isang rider na accident insurance na madodoble ang iyong death benefit if accident happens, no? Accident happens. So halimbawa, nakalagay doon sa plan is use of public transportation, di ba? So, madodoble yung iyong death benefit if ever that happens. Pero, hindi mo naiintindihan. Ang ibig sabihin pala ng use of public transportation, yung ginagamit mo na public transportation, dapat normal yun everyday na sumasakay ka dun. Hindi yun dahil nag-travel ka papunta sa hindi usual na araw ng trabaho mo, tapos nagkaroon ng aksidente, hindi ka na-covered doon. So, may mga ganong exclusions. So, dapat maintindihan mo yan. Maganda, itanong mo ng mabuti yan sa iyong financial advisor bago ka kumuha ng insurance plan. Kasi may mga exclusions na magugulat ka. So, meron naman talagang mga financial advisor na nililinaw lahat yan.
at tatanungin ka kung naiintindihan mo talaga yung plano. Kasi hindi maganda na kukuha ka ng plano or insurance plan na hindi mo naiintindihan. Diba? So kaya maganda magtanong ka. No? Know the exclusions kung hindi ano yung mga hindi kasama, mga frugalista. Okay? So number 7 na tayo, mga frugalista. Okay? Ayan. Number 7. Buy when you are young and healthy. Yan ang maganda, no? So kasi maraming mga Filipinos na madalas nagtatanong ng pwede ba ba ako magpa-insure, 'di ba? Tapos tinatanong ko ano bang age nung age mo? Sabi niya nasa 68 years old na ako eh. Minsan 72, 'di ba? So pwede pa rin naman ma-insure, usually hanggang age 70 ang pwedeng ma-insure. Pero syempre, we have to consider also yung health ng tao na nag-a-apply. Kaya maganda mga frugalista, hanggat bata ka pa at healthy ka, doon ka na mag-apply. Bakit? Kasi mas mura pa yung charges ng mortality ng isang insurance plan kung bata ka pa at healthy. Ano? Wow. So, yan ang magandang paghandaan hanggat bata pa. Kasi darating ang araw, hindi ka na may insure. So, ang mga insurance companies, hindi ka tatanggapin. So, sayang, di ba? Instead na kumuha ka pa sana nung bata ka pa at healthy ka, eh kung mayroon mga risks na dumating sa buhay natin, pagkakasakit, aksidente, o pagkamatay, eh covered ka na. No? So, yan yung aking pang-pitong tip, mga frugalista. Pang-walo na tayo, mga frugalista, okay? So, pagka kukuha ka ng life insurance plan, make sure you commit to finish the premium payment. So, it's a commitment talaga once na mag-start ka, no? So maganda talagang meron kang budgeting for your life insurance plan. Hindi siya yung parang ay paano kung mawalan ako ng trabaho, 'di ba? Hindi ko na mababayaran yung premium ko. Kaya mahalaga mga frugalista, pag kukuha ka ng life insurance plan, meron ka talagang enough savings para kung mawalan ka man ng trabaho, kaya mo pa rin mabayaran yung premium mo. Kaya lagi kong tinuturo sa aking mga clients na at least meron kang 3 months of your monthly salary para if something happens, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad mo ng premium. Kasi once na nag-stop ka magbayad, hindi mo na-fulfill yung at least, let's say, sabi doon sa contract, 10 years no minimum of premium payment. Hindi mo na-fulfill, 3rd year pa lang, tinigil mo na. Sayang yung policy mo, maglalapse yun, zero out. Ano? So, ibig sabihin, wala ka ng coverage. So, sayang. Kaya maganda, mga frugalista, once you start a financial plan, ituloy-tuloy mo kasi lugi ka. Talo yun, no? So, ang mangyayari sa'yo, walang perang magagamit sa future. At kung sakali man na may mga panganib na dumating sa buhay, wala ka makukuha. Kaya maganda, mga frugalista, kapag magsisimula ka ng kumuha ng life insurance plan, make a commitment na tapusin mo siya dahil ikaw rin na magbe-benefit lalo na sa future mo, no? So, lalo na yung mga plans ngayon, yung mga life insurance plans, lumalago pa yung pera, di ba? Kung di ka man magkasakit, maaksidente, eh yung pera mo lumago na rin, ano? So, ayan yan, mga frugalista. So, number 9 na tayo, mga frugalista, okay? Sabihin mo sa mga beneficiaries mo na meron kang life insurance, okay? Huwag mong ilihim, di ba? Kasi paano kung biglang may nangyari nga sa'yo, second year, third year, death happens. Wala silang kamalay-malay. Meron ka palang 10 million na death benefit mula sa isang life insurance company. So, kaya maganda sabihin mo, mga frugalista, para maitabi nila, malaman nila kung ano yung proseso para makapag-claim. Kasi may mga ganyang mga tao na nagpapa-insure, hindi nila nasabi na meron pala silang death benefit if death happens sa kanila. Para kasi sa mga mahal mo sa buhay yan, mga frugalista, ano? So, sino ba yung magbe-benefit? Di ba yung pamilya mo kung meron kang life insurance plan? Kaya maganda, sabihin mo sa kanila kung meron kang life insurance plan para if something happens sa future, eh meron silang makukuhang benefit mula sa iyo. Okay? Galing sa life insurance companies na pinagkatiwalaan mo. Ayan. So, pang-sampu na tayo, mga frugalista. Last na. Okay? Pang-sampu, consult only with a licensed financial advisor. Okay? So, bakit kailangan natin magpakonsulta sa licensed financial advisor kung kukuha tayo ng life insurance plan? Siyempre, kasi sila yung otorisado ng ating government. Meron silang lisensya from our government na talagang sila yung nag-conduct ng financial needs analysis kung ano yung tama o tugmang financial plan or life insurance plan para sa iyo at sa iyong pamilya. Kasi maraming mga naloloko na nagpapakonsult sa hindi naman lisensyadong financial advisor, eh mali-mali tuloy yung nakukuwang information about sa
life insurance. So, it's very important na makipag-usap ka doon talaga sa tamang tao. Kasi, halimbawa, tinanong mo, hindi naman siya life insurance advisor, di ba? E ano yung matuturo niya sa'yo? Most likely, mali, di ba? So, mas maganda na makipag-usap ka sa isang lisensyadong financial advisor mula sa isang katiwa-tiwalang life insurance companies. Ayan. So, ayan mga frugalista, ang aking 10 tips bago ka bumili ng life insurance. Okay, so kung meron kayong mga tanong about life insurance, pwede kayong mag-comment below at pag-usapan natin yan, mga frugalista. I'm here to help you. So, hanggang dito lang muna, mga frugalista. Sana meron kayong natutunan sa ating topic ngayon. At paki-subscribe na rin yung aking YouTube channel, ang Pinoy Frugalista. Tapos, click niyo na rin yung notification bell para pag meron akong mga upcoming vlogs, ay mano-notify kayo to watch it. Okay? So hanggang dito lang muna mga frugalista. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. At hanggang dito lang, lagi kayong mag-iingat at laging tandaan, tayo ay dapat laging maging materahan. Bye!